Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa PBA at sa magiging laban ng Barangay Ginebra at Tok Intex sa PBA Finals. At ang Barangay Ginebra nga daw ay mayroon ng bagong Fast and Furious 2.0, samantalang sa pagkalaso naman ni Justin Brownlee, tukoy na raw, ngunit bago yan. Pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpamember sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. At shoutout muna nga tayo dito kay Marcelino Jr. Cruz, Tirso Maceda Tears, Nel Herbito, Jenna Domingo, Giovanni Francisco, Marlo Bongalbal, Chodoro Alonso, Mario Martir, Ronald Bergosidad, Salva Torres, Catherine Vigilia, Jobel Orot, Kuya Moto TV, Jamie Amadar. Kung atin ngang babalikan noon ang tambalang Fast and Furious, eto nga si JJ Helterbrand at si Mark Kagiwa na talaga namang inabangan at inidolo ng Barangay Ginebra fans, at masasabi nating malaki talaga ang impact ng dalawa na ito upang makuha din ng Barangay Ginebra ang kampiyonato. At ngayon nga sa bagong henerasyon ng Barangay Ginebra, ayun nga sa mga fans ay mukhang muling bumalik ang Fast and the Furious, at ito nga ay sa katauhan ni Scottie Thompson at RJ Abarrientos. Ito na nga daw ang Fast and Furious 2.0. Sa mga naging laban kasi ng Barangay Ginebra, partikular na sa finals, ay maraming ang nakapansin na napakaganda ng team chemistry ng dalawa. At pag nga nagsama ito sa court ay wala ngang makakapigil dahil nagkakaamuyan at napakaganda ng kanilang kombinasyon. Kaya naman tinawag nga silang Fast and Furious 2.0. At kung kayo naman ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na si Scottie Thompson at RJ Abarrientos ang bagong Fast and Furious ng Barangay Ginebra? At sa ibang balita naman, tukoy na kung bakit nalason o na-food poison itong si Justin Brownlee. Ngunit bago yan. Naghahanap ka ba ng perfect place upang ikaw ay makapag-relax o kaya naman makapag-celebrate ng mga event o makapag-unwind? Well, dito ka na sa Aces Private Resort in Pampanga. Experience the luxurious and aesthetic modern private resort with Mount Arayat View. Located at Purok Tribical, Mabalacat City, Pampanga. For reservation, please call or message the Facebook page of Aces Private Resort with cellphone number 0976-000-1204. Book now to get a 30% discount, limited slot only. Kung atin ngang babalikan ang 2023 Governor's Cup Finals, kung saan nakalaban nga ng Barangay Ginebra ang Tok Intex, ang bad news nga lang, eto nga si Justin Brownlee ay na-food poison. Kaya naman naging impact talaga yun sa Barangay Ginebra na hindi healthy itong si Justin Brownlee, at yun nga rin ang naging dahilan kung bakit natalo sila sa Tok Intex. At dito nga sa matinding pasabog ni Snow Badwa, isang sport writer, sport analyst at dating nagtatrabaho sa PBA, inamin niya nga ang totoong dahilan kung bakit na food poison noon si Justin Brownlee. Kaya naman pakinggan natin ang kanyang sinabi. Ako pa nagbalita ano sa iyo, boss, eh, di ba yung ano, yung may nakain sa panis na ano yun, boss, yung sashimi ba yun? Yung panis na sashimi. Bibigyan kita tip, boss. Yung iba kasing mga baka magalit kasi sa akin eh. But, ikaw ha, masyado ka naman paranoid ha. Baka sabihin ganun.
Eh kasi yung ibang chef ni ano ni Brownlee galing sa mga token tension, galing sa gilas siya. Baka mamaya iba siya eh. Boss. Oh, di ba boss? Ay, ako naman yung nagdududa lang, di ba? Ako naman yung nagdududa lang. Sabi ni Boss Dodo. At kung kayo naman ang tatanungin sa tingin nyo, naniniwala ba kayo sa buong sinabi ni Snow Badwa kung bakit na food poison itong si Justin Brownlee? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Sa ibang balita naman, good news nga ito dahil sa nangyaring press conference ng PBA sa pagitan ng laban ng Barangay Ginebra at Talk and Text na pagkasunduan nga nila na ang kikitain sa Game 1 ng laban ay mapupunta sa lahat ng nasalanta ng Bagyong Christine. Ang sabi nga ni Boss Al Francis Chua, ang Game 1 ay para sa mga nasalanta. Nag-usap kami ni Commissioner at Chairman. We decided that Sunday game yung proceeds nun. Lahat idodonate namin. Kung sino pa ang gustong tumulong, sana tulungan natin lahat yung mga kapatid natin. Kaya naman sa naging aksyon ng PBA ay masasabi natin good move ito at nagbigay sila ng magandang halimbawa sa lahat ng mga Pilipino na kayang-kaya nating magtulungan, lalong-lalo na sa panahon ng bagyo. Samantalang malaki naman ang pag-asa ng Barangay Ginebra na makuha ang kampyonato sa PBA Governors Cup dahil unang-una healthy ang mga player at itong si Justin Brownlee ay nakakondisyon, kaya naman malaki talaga ang tsansa ng Ginebra na makuha ang titulo ng Governors Cup.